Hello everyone, mga aking subscribers at viewers, sa aking mga kababayan, sa aking mga kapwa OFW, kamusta po kayong lahat dyan? Narito ako at isi-share ko sa inyo ang aking pamamaraan kung paano ako nakapagsalita ng Polish. Hindi man ako fluent na 100%, pero mga basics na pamamaraan ko, kung paano ko natutunan, kung paano ko ito ginagawa, sa loob lamang ng 3 buwan ay nagawa kong makipag-usap o makipag-communicate sa mga Polish National. O, napaka-importante nito mga kababayan, lalong-lalo na sa mga kapwa ko OFW na nakabase ngayon dyan sa Poland at mga kababayan ko na pupunta pa lamang dyan sa Poland. So, panoorin nyo. Alam niyo guys, tayong mga Pilipino ay magaling sa pagbigkas ng iba't ibang uri ng wika. Tayong mga Pilipino ang mayroong kakayahan para sa mga ganyang klaseng pronunciation ay hindi katulad ng ibang lahi. Alam niyo mga kababayan, dapat nating tandaan sa salitang Polish na ang letrang W ay pinopronounce nila ng V as victory. At ang L naman, ang letrang L na makikita ninyo na mayroong guhit ay pinopronounce nila ng W. So napakalaking bagay po na yan ay malaman natin tuwing makakakita po tayo niya sa kanilang mga words. Yan ang ginagawa nilang pronunciation. Katulad nitong words na be Dutch, sa English I can be seen or shows. Kung ikaw ay babae at nakita mo yung isang bagay, pwede mong sabihin yung words na yan na nagtatapos sa A at M. Bijawam. Katulad nitong words na ona na ang ibig sabihin ay babae at ang tinutukoy mo ay nakita ng babae, pwede mong sabihin ang salitang ona vijawa. Kalimitan ang words na nagtatapos sa A kapag ang tinutukoy mo ay isang babae. Kung ikaw naman ay lalaki at gusto mong sabihin na nakita mo, maaari mong gamitin ang salitang vijawem. Kalimitan, kapag ikaw ay lalaki, ang Polish words ay lagi nang nagtatapos sa E at M kung ang tinutukoy mo ay ang iyong sarili. Ano? Vijawem. Katulad muli ng words na to, be Dutch, nang ibig sabihin ay can be seen or shows, kapag tinutukoy mo ay marami na nakita nila ang isang bagay, pwede mong sabihin vigeli, oni vidzom. So ang tinutukoy mo dyan ay marami sila, babae man o lalaki. Alam niyo guys, ang salitang Polish ay hindi mahirap i-pronounce dahil wala silang masyadong mga accent. Pero kung makikita mo yung mga words nila, ang pagkakasulat nila ay kung minsan ay magkakamali ka ng pronunciation. May susulat mo yung word ng English, pero yung salitang Polish kapag naisulat mo naman, kung minsan naman ang magiging problema ay ang pronunciation, kaya hindi maiintindihan ng inyong kausap. So, meron tayong ibang technique kung paano natin isusulat yan, ano? Na mapupronounce mo ng ayos at maiintindihan ng inyong mga kausap. Kahit na ang pagsulat ng words ay hindi mo pa masyadong alam, ano? Pwedeng saka mo na lang pag-aralan. Ang importante ay marunong tayo makipag-communicate sa kanila, sa mga Polish National. Kung mapapansin niyo guys, yung words na nasa itaas, ano? Na salitang English, money, pieniądze, ay isinulat ko naman sa baba, sa isang panibagong papel, isinulat ko siya na mayroong words na English ngunit mali ang pagkakasulat. Ang pagkakasulat o translation na words ay hindi tama. Subalit, maipupronounce mo naman na ang pronunciation ay Tagalog. So, money, pieniądze. Yon ang pronunciation ng words na yon. Katulad ng sick. Kung ipupronounce mo ang sick ay hori.
Pero ang pagkakasulat niyan ay mali. So, ang importante kasi, guys, ay may pronounce mo ng ayos at masabi mo sa iyong kausap na police, sa inyong employer, o mga kaibigan, kung ano ang gusto ninyong ipaintindi sa kanila kahit na hindi mo maisulat. Kasi hindi naman all the time na meron tayong dalang ballpen at saka lapis para maisulat natin kung alam mo man ang pagsusulat. Pero napaka-importante, guys, na ang words ay kaya mong ipronounce na kagaya nito. Kaya may papagmalaki po natin sa ibang lahi na ang ating mga dilang Pilipino ay talagang magaling mag-pronounce. Kaya ang salitang Polish language ay walang masyadong mga accent words, kaya hindi tayo mahihirapan, no? Hindi katulad ng Dutch. Ang mga Pilipino, kapag dumating sa Saudi Arabia, pag nagsalita yan ng Arabo, ay talagang para yung Arabo. Pagkita mo ang Pilipino, kapag ka naman na ang Pilipino, kapag ka naman nagsalita ng English, eh pagka nag-islang yan, eh talagang malulupit ang dila ng mga Pilipino. Lalo na yung mga Bisaya, talagang mga talented sila, maraming mga words na alam. Tayong mga Pilipino ay hindi tayo masyadong nahihirapan na mag-pronounce ng iba't ibang uri ng words, iba't ibang uri ng wika dahil kakaiba ang paglikha ng Diyos sa ating dila. Hello? Pero guys, nais kong malaman ninyo kung paano ko ginagawa ang sarili kong pag-aaral ng Polish language. Sa loob ng isang linggo, talagang tinuturoan ko sarili ko na matandaan ko ang limang words. Limang Polish words. Yan ay isinusulat ko sa papel at idinidikot ko sa wall kung saan ay malimit akong pumupunta at nag-i-stay ako ng matagal. Kaya sa umaga pa lang, yan ay talagang paggising ko pa lang sa umaga, kung ano yung gagawin ko sa umaga, siguradong makikita ko yan. Kung ano yung mga ginagawa ko sa araw-araw, yan ay lagi kong nakikita. At kapag yung limang words ay natandaan ko na, tatanggalin ko na naman siya at papalitan ko na naman ng panibagong words. Kung nahihirapan man tayong gawin, pero kailangan natin turuan ang sarili natin dahil dumayo tayo sa isang lugar, so kailangan natin pag-aralan yung wika nila. Pero walang mahirap sa taong tinutulungan ng sarili. May mga pamamaraan po tayo na kung paano natin madaling matatandaan ang mga words nila. Step by step lang. Kasi kung pag-aaralan natin yung bigla, magbabasa tayo ng dictionary, napakarami ng words sa dictionary, napakahirap tandaan yan. Ngayon mo lamang makikita, pero after mong mabasa, malilimutan mo na rin yan, sarami ng binasa mo. Kahit na ang gawin mo pa sa dictionary, kulayan mo pa yung bawat words, na interesado ka, malilimutan mo pa rin. Kasi nga, marami yung words na yan. Hanggat may nakikita ka na interesado kang words, color sa dictionary, malilimutan mo pa rin yan lahat. Hindi mo yung makukuha sa kahit sabihin mong araw-araw mong binabasa yan, napakarami yan. Mahirap tandaan, kabayan. Pero, ituturo ko naman yung aking simpleng pamamaraan kung paano mo matatandaan. Sa loob ng isang linggo, magkaroon ka ng 5 words. So, sa loob ng isang buwan, meron tayong 4 na linggo. So, 5 words a week. Ha? 5 words a week times 4 weeks. So, meron kang 20 words na alam sa loob ng isang buwan kung tutulungan mo 'yung sarili mo. So, meron kang 20 words na alam sa loob ng isang buwan, ilan naman sa loob ng isang taon? So, nasabi ko nga, guys, na kung meron kang 5 words every week na matatandaan, na masasaulo, na mamay-mention mo, sa loob ng isang buwan, iyan ay 20 words. So, napaka ang daming words, ano? Kung iisipin mo, 20 words agad ang natandaan mo, pero sa loob ng isang buwan yan. 5 words a week times 4 weeks. So, bali pumapatak na 20 words a month. At syempre, dahil meron kang 20 words na natandaan every month, so meron kang 240 words a year
na matatandaan at masasaulo mo na magagamit mo sa pakikipag-communicate sa mga polis nasyonal. So ganyan lang mo po kasimple yan. Alam niyo guys, kung nandito ako ngayon sa higaan ko, kung nandito ako sa aking bed, pag gising ko pa lang sa umaga, ang unang-una kong pupuntahan, sisiguraduhin ko sa inyo na makikita ko ang words na gusto kong matandaan at makita araw-araw. Sa loob ng isang linggo, nasabi ko nga sa inyo na ito ang aking pamamaraan kung paano ko matatandaan ang limang words. So, samahan niyo ako, pupuntahan natin, ha? So guys, babago na ako sa higaan, ano? At pupunta ako doon sa lugar kung saan ay makikita ko ang mga words na gusto kong matandaan. So ayan, para na tuloy kayo nagtuturo dito sa loob ng bahay, no? Pagising ko sa umaga, ang unang-una kong pupuntahan ay dito sa banyo, ano? Dito ko unang-unang pupunta. Kung mapapansin niyo, makikita ko agad yan. Kasi dito ako magsisipilyo, makikita ko yung words na yan, kaya siya lagi nang mamimension. So, hindi magiging mahirap sa akin para tandaan kasi nakikita ko. Punta naman tayo dito ngayon guys, ha. Ito ang salaset. So, uupo ako ngayon dito at haharap ako doon sa kabilang side. Pag humarap, umupo ako dito guys, makikita ninyo na ayan ang table, ayun ang TV. Pero kung mapapansin ninyo sa gawing itaas, makikita ninyo na meron akong words na makikita ko kapag ako'y umupo dyan, ano? Aww. Ayan, so mami-mention pa rin siya sa akin kahit na ako ay nanonood ng TV. Punta naman tayo dito guys. Pagkagaling ko sa toilet sa umaga, ay pupunta agad ako dito sa kusina. So kung makikita naman ninyo, ito ang kusina, dito ako nagluluto, dito ako nagliligpit ng plato. Mapapansin ninyo na naandyan pa rin yung words na gusto kong matandaan. So mamimension pa rin sa isip ko. Kahit saan ko siya makita, nasisigurado ko kasi sa sarili ko na sa loob ng isang linggo na lagi ko yung nakikita, ay matatandaan ko yan. So pagkaya natandaan ko na, tatanggalin ko na yan dyan, tatanggalin ko na yan dyan sa wall, at papalitan ko naman ng panibagong 5 words ulit. So punta naman tayo doon sa dining table, ano? Pagkatapos ko dito sa kitchen sa umaga, kakain siyempre ako bago pumasok sa trabaho. So makikita ko naman yung panibagong words doon. So samahan niyo ako. Yan guys. Dito kakain sa umaga, ganyan, ano? Mapapansin ninyo, kung uupo ako dito, ganyan, kung mauupo ako dyan, uupo ako, at kakain, dyan, kung ako'y kakain, pag tumingin ako sa wall, ay makikita ko pa rin ang words na sinasabi ko sa inyo na gusto kong ma-mention. So, ganyan po ang pamamaraan, ano? Kung paano ko inilalagay sa isip ko ang mga salitang polis. Pero wag ninyo kakalimutan guys, ang nababasa ninyo ay pronunciation lang. So tandaan ninyo guys, ang mga isinusulat ko lamang ay pronunciation. Hindi tama yung pagkakasulat na yan. Sa salitang polis, kapag isinulat yan ay hindi ganyan. Yan ay pamamaraan ko lang sa wikang Tagalog kung paano ko siya may ipopronounce. Katulad ng money o pera, pienyons. Yan ang pronunciation sa salitang polis. So kaya ginagawa ko yan, mami-mention ko sa isip ko, masasabi ko sa aking mga kausap na iyan ang gusto kong sabihin. So guys, ayan, nakita nyo naman kung paano ang aking mga pamamaraan, kung paano ko mailalagay sa isip ko ang mga words na nais kong matandaan. Huwag po ninyong kalilimutan, 5 words a week. So kapag natandaan po ninyo yung 5 words a week, tanggalin na po ninyo yung mga papel na iyan sa wall, palitan ng panibagong 5 words para sa susunod na weeks. Ano? Sa mga susunod pang weeks, palit lamang po ng palit, 5 ng 5 words. At sa loob ng isang taon, matatandaan po ninyo ang 240 words. At sa pang-araw-araw po ninyong pamumuhay sa Poland, pagtatrabaho, pakikipag-usap sa inyong mga kaibigan, unti-unti po ninyong matutunan at maririnig
sa inyong makakausap ang 240 words na inyong natatandaan kung paano nyo sila igagrammar. Nais ko pong sabihin sa inyo na ang salitang polis ay hindi mahirap na katulad ng Dutch para sa aking karanasan. Para sa aking karanasan, mas mahirap ang Dutch sapagkat ang Dutch ay maraming accent words. Maraming letra sila na hindi binabanggit o pinopronounce. Hindi katulad sa Polish language na halos lahat ng letra ay binibigkas nila. Iilan lamang ang letter na mahirap bigkasin. Subalit kayang-kaya hindi layan ng Pilipino. Hindi naman siya accent pero nagbabago yung words. Sana sa aking kapirasong pamamaraan at pagsishare sa inyo ng kaalaman ay meron po kayong muling natutunan. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating channel. Huwag po ninyong kalilimutan mag-subscribe. E click the bell for notification. Hanggang sa muli.